Dinala nila ako sa garahe. Maraming nakakatipon ng mga sundalo. Parang naglalasing pa yata sila eh. Pinapunta ako sa gitna. Pinahubad ang aking pantalon at ang aking briefs. At yung isa ay naghanda ng stick, nilagyan ng sabon para ipasok sa aking ari. Siyempre, umiiyak ako kasi hindi ko ma-imagine kung anong sakit ang mangyayari. One time, pinatawag ako, pinaangat ang aking dalawang paa, naka-stretch, at yung opisyal, isang lieutenant, na naging commissioner pa ng customs, na-promote nung panahon ni Cory. May dala siyang soft drink bottle at unti-unting ihinahataw sa aking hita. Hindi naman masakit, siyempre, dahan-dahan lang. Hindi ko alam na it would take forever. Yung papalitan siya ng iba at 4 hours, tuloy-tuloy yung paghataw. The following day, kulay litso na siya. The third day, umihina ako ng dugo. And it was painful. It was really painful. She was repeatedly raped. Several months. In fact, kahit may period sila, nire-rape pa rin sila. Eventually, nung siguro hirap na sila na to take care of them, they were executed. At yung grupo na gumawa nito ay identified namin. Yung leader ng grupo ay identified namin. Alam namin ang pangalan nung intelligence team. Ground Team 205 ang tawag. Ground Team 205.